Magandang gabi po! Magandang gabi po! Tayo ay maisog! Yes! Every year, once a year, nire-require ang ating Pangulo ng saligang batas na mag-report sa bayan. Asa saligang batas yan. Napipilitan siya. Kasi on ordinary days, tila hindi na tayo kinakausap. Napansin nyo ba? Kinakausap pa ba tayo ng Pangulo? Hindi. Kinakausap niya media. Okay. Traditional media. Mainstream media. Bakit? Kasi ang mainstream media, boses sila ng mga investors nila. Malalaking negosyo yan. So yung mga negosyo na yun, yung kanilang inilalahad, pinapahayag, yan po ang boses ng mga may-ari sa kanila. So nakikinig ang Pangulo sa kanila, pag sila may tanong, sasagutin niya. Pero pag tayo nagtatanong, sinasagot ba tayo? Nung tayo nagtatanong, sino yung nakasakay sa chopper? Sinagot ba tayo? Nung tinatanong natin, bakit tumataas presyo ng bigas? Sinagot ba tayo? Malala pa ang ginawa niya, lalong nag-import. Akala niya pag nag-import tayo ng bigas, bababa ang presyo nito. Kayo magsabi, bumababa presyo ng bigas? Nakakaramdam na ba po kayo dun sa taas ng presyo na yon? O kaya pa? Kakayanin pa? Kaya pa ba? Kaya pa! Kaya pa kasi kakayanin natin. Tayo, on our own. Kinutulungan ba tayo ng Pangulo? Muli, hindi tayo sinasagot. Nung lumabas ang PIDEA leaks, kinausap ba niya tayo? Ngayon, required siya ng saligang batas, kausapin tayo. Anong sasabihin niya? Ipapalabas niya na, uy, ang galing-galing ng Marcos administration. Maniniwala ba tayo? Ang importante lang talaga na malaman natin tungkol sa estado ng bayan ay kung kaya pa ba ng Pangulo yung mga problemang nadadarasan nating ordinaryong mamamayan. Sa tingin nyo, sasabihin niya yan sa atin? Maglalabas siya ng numero. Maglalabas siya ng growth rates. Kasi binaral ko yung Zona 1 at Zona 2 niya. At yun po ang parati niyang pahayag taon-taon. Uy, tumaas ang growth ng agricultural sector. Yek! Budol yan! Ayun, correct. Budol. Bakit? Hindi bumaba ang presyo ng bigas. O, lumaki ang agricultural sector. Ano, 2.4%? Pero anong ginawa nila? Kahit lumaki yung local agricultural sector, pinapatay din nila sa kaka-import at kaka-import nila. Kaya tumataas presyo ng bigas. Oy, mas malala na ngayon. Bumaba ang dollar to peso rate. Ibig sabihin, mas maraming pesos sa ilang dolyares. Dahil nagpa-import ang ating Pangulo, lalong magmamahal ang presyo ng lahat ng bilihin. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nag-i-import tayo, ang gamit natin, dolyares. So pag bumili tayo abroad, mas maraming pesos ang kailangan para sa bibilihin natin kahit hindi dumadami yung ini-import. Sa madaling sabi, ang isang kilong bigas, asahan nyo, magmamahal pa. Ngayon, ang importanteng numero na dapat alam ng ating Pangulo, yung lumabas kahapon, 58% ng pamilyang Pilipino, 26 million families, noong 2020, yun yung last survey,
Kung 26 million families, sabi ng survey, 16 million na pamilya ang tingin nila sa sarili nila mahirap. Ibig sabihin, ito ang opinion nating lahat, na tayong lahat, hindi na tayo gaya ng dati. Kung dati, kaya natin papakain pa pamilya natin. Kaya pa natin mapaaral yung mga anak natin. Ngayon, nagsastruggle na tayo. Ngayon, ang tingin natin sa sarili natin, nagiging dukha. Sa harap ng lahat ng ito, gagasto sila ng 20 million pesos para kumain at magparty sa SONA. Hindi sila nahabag, hindi sila nahiya sa atin. Importante yung numbers na yun. Galing sa atin yun. Opinion natin yun. Kung kinakausap niya tayo, dapat nararamdaman niya yung nararamdaman natin. Mr. President, gutom na kami! Mr. President, hirap na kami. Andiyan yung surveys, tignan ninyo. 58% ng mga pamilya dito sa Pilipinas, ang tingin nila sa sarili nila, hirap, impoverished, dukha. Kayo, nararamdaman niyo na yon? Kasi yan, pinapakita ng mga numero na yon, yung nararamdaman natin. Tayo, yung ordinaryong mamamayan. Tayo, yung mga hindi imbitado sa SONA. Okay. Tayo, yung mga kailangan sumakay ng jeep, yung mga bumibili sa palengke, yung mga nagbabayad ng 60 pesos kada kilo ng bigas, yung mga tao na namimiligro ang trabaho dahil pag nagmahal pa, baka mawala na tayo ng trabaho. Mahal na masyado para dun sa mga nagdenegosyo. Tayo, na araw-araw, pag naglakad sa kalye, di natin alam kung maho-hold up tayo. Kasi tumataas ang crime rate. Isa pa yan. Another set of numbers na dapat tinitignan ng Pangulo at nire-report sa atin, gaano ba kasama na ang krimen dito sa Pilipinas? Alam namin may nagnanakaw sa gobyerno, pero marami rin magnanakaw sa kalye. At tayo po ang hindi na safe. Itong mga numero na to, yung poverty rate, presyo ng pagkain, tubig, kuryente, pagtataas ng kriminalidad dito sa Pilipinas, itong mga numero na to dapat importante sa presidente kasi yan ang nagsasabi kung ano ang tunay na estado ng bayan. Kung ano ang dinadanas natin sa araw-araw, pag pumapasok tayo, pag weekend, naglalakad ka sa kalye sa gabi, pag bibili ka ng pagkain para mapakain ang pamilya mo, magkakasama man tayo o hindi. Ito rin ang mga numero na magsasabi kung ilan pang mga pamilya ang magkakahiwa-hiwalay dahil sa hirap ng buhay dito, kailangan na nilang magtrabaho abroad. Importante ang mga numero na ito kasi ito yung mga numero na mismong pinag-usapan ng Pangulo nung nililigawan niya tayo para sa boto natin. Ito yung mga pinangako niya. Presyo ng bigas, presyo ng pagkain, tubig, kuryente, pati internet nasa pangako. Ay sorry, sabi di daw siya nangako, nangarap lang. May kasama pa palang insulto sa atin, ano? Yung mga tipong pag naniwala tayo na nangarap siya, ibig sabihin, okay lang. Okay lang na hindi niya trabahuhin. Okay lang kung hindi niya makuha ka. Anyway, nabigay na natin yung boto, eh. Tapos ang dinig ko, nasasaktan sila pag sinasabi natin na budol tayo. Abay, totoo naman. Meron ba ditong tingin ninyo, nabudol kayo? Kulang yata. Nabudol ba tayo? Magpapabudol pa ba tayo? Kailangan manindigan.
Importante. Kailangan magkaisa. Kasi yun ang susunod nilang gagawin sa atin. Iintrigahin nila tayo. Maninira sila sa mga leaders natin. Ay, si Harry Roque, ganyan. Ay, si Inday Sara, ganyan. Susunod, ay, si Trixie, ganyan. Kailang. Pero walang connection yan sa nararamdaman natin. Kahit sabihin pa nila, ay, si Trixie, napakasamang tao yan. Hindi magbabago yung sinasabi natin ngayong gabing ito. Hindi magbabago kahit anong paninira nila sa atin, hindi niya babaguhin yung presyo ng bigas. Hindi niya babaguhin yung presyo ng kuryente. Hindi niya babaguhin yung taas ng kriminalidad dito sa Pilipinas. So muli, pag nag-report ang Pangulo natin sa State of the Nation, ang mga numero lang na mahalaga na dapat kinikwento niya sa atin at sinasabi niya na aasikasuhin niya ay ang presyo ng pagkain, tubig, kuryente, internet, transportation. Mga pangangailangan natin sa araw-araw. Ano pa? Trabaho. Mr. President, nangako kayo, marami kayong hihikayatin na negosyo dito. Pag maraming negosyo, maraming trabaho. Dumami ba trabaho? Nagmahal ang pagkain, kumonti ang trabaho. Tumaas ang kriminalidad. Sino dito yung mga may kamag-anak na na-hold up? Bumalik na yung dati. Dati okay na tayo maglakad sa kalye, di ba? Hindi tayo na na-hold up. Yung mga taxi na sinasakyan ko dati, natatakot silang mangontrata sa akin. Alam niyo kung bakit? Sabi nila sa akin, "Ma'am, hindi na ako pwede mangontrata sa inyo kasi presidente na si Digong." Ngayon, meron ba natatakot sa presidenteng to? Meron bang nagagalit sa presidenteng to? Nagagalit ba tayo? Tinupad ba niya yung pangarap natin? Tinupad ba niya yung pangarap niya? Pangarap niya para sa atin? Nabudol ba tayo? Ang tanong, magpapabudol pa ba tayo? Anong gagawin natin? Maninindigan. Magkakaisa. Ipalaganap ang mensaheng ito. Hindi pwedeng tayo-tayo lang ang may alam nito, pero natutuwa ako na dumadami tayo. Ituloy natin ito. Kailangan ikwento natin sa mga kapatid, kamag-anak, pinsan, kaibigan, kaklase. Sama nyo na dito sa susunod. Hindi lang po dapat dumami tayo. Pipilitin natin na makinig at makipag-usap sa atin ang Pangulo. May State of the Nation, kaya napipilitan siya magsalita. Pero sa ordinaryong kurso ng araw niya, wala siyang pakialam sa atin. Concerned na concerned tayo nung PDEA leaks, naalala nyo? Huwag nating kakalimutan yon. Lumaragsa ang issue na kung tama at pa siya sa kaisipan o kalusugan, gawa nga ng balita na may posibilidad na gumagamit siya ng bawal na gamot. Ano pa naman yung sabihin niya, "Oy, hindi ako gumagamit niyan, ha?" Pinalagay ba niya yung loob natin? Kung sakasakaling may karamdaman siya, sa tingin ninyo, magsisinungaling siya sa atin? Palagay ko, kasi hindi niya tayo kausap eh. Anong sinagot niya nung tinanong siya, "Mr. President, di ba? Gumagamit po ba kayo?" Ano yung tinanong nung reporter tungkol dun sa PDEA leaks? Totoo ba ito? Anong sagot niya sa atin? Tumawa. Di ba? Tumawa, umiwas. Hanggang ngayon, marami pa rin siyang iniiwasan na sagot. Ito yung purpose ng State of the Nation eh, transparency. Ito yung purpose na kahit man lang isang beses sa isang taon, kausapin mo ang taong bayan. Pero wala sa habit ng Pangulong ito na kausapin tayo.
Presidente na siya, hindi na niya tayo kailangan eh. Yun ang pakiramdam niya. Pwes, ang trabaho natin, ipakita sa kanya na hindi siya magiging presidente kung wala tayo. At hindi siya mananatiling presidente kung hindi niya aasikasuhin ang problema ng bayan. Obligasyon niya ito. Pilitin natin siya, sumunod ka sa batas. Soli niyo yung 90 billion ng PhilHealth. Sinusoli ba niya? Sinagot ba niya? O muli, ayan na naman, di na naman niya tayo kinausap. Pag-uusapan kaya niya yung PhilHealth sa State of the Nation? Iiwas na naman. Pag-uusapan ba niya yung PDELIX? Pero mahalaga ito sa atin. Diba, tignan niyo kung ganong kaliit ng pagpapahalaga niya sa atin. Yung mga issue na gusto natin marinig, hindi niya sinasagot. Pero, di ba, magpa-press release siya na, uy, may nahuli kami. Isali tagtag. Uy, may nahuli daw sila. Niwala ba tayo? Paano kayo maniniwala? Asan na yung kaso? Nasaan yung kaso? Ah, wala ano na daw? Nasaan na si driver? Wala na. Labas niya yung driver! Umuwi na sa ano? Umuwi na! Nung ililigawan niya tayo para sa boto natin, pinahalagahan natin siya. Correct. Singilin na natin. Mr. President, pahalagahan niyo naman kami. Binigay namin yung boto namin sa iyo. Magtrabaho ka naman. Huling kwento. Na-realize ko kung anong itsura, kung ano o paano gumagawa ng proyekto ang administrasyon na ito. Halimbawa sa housing. Napansin niyo ba yung housing? Merong housing. May housing ba? Nangako siya 1 million housing units per year. 2024 na, may utang siyang 2 million housing units. Asa na? Boy, correct. Si Secretary Acuzar mismo ang nagsabi noong 2023, baka next year po, next year, ngayon yon 2024, baka next year, maka-turnover kami ng 100,000 housing units. Kulang! Kulang, Mr. President, 1.9 million ang kulang doon. Naglabas ba? July na, 2-year mark na. 2024, 2 million ang utang na housing unit sa atin. Nailabas ba? Somewhere along the way, nung ginagawa yung proyekto, may na-discovery sila. Nagutos ang presidente, 1 million housing units per year. Later on, nag-report si Secretary Acuzar, Sir, bago kasi yung sistema. Kulang yung pondo. Ay, walang lupa. Ay, ang galing. Ibig sabihin, nung nag-utos siya, the moment nag-utos siya, akala niya magic. Pag inutos niya, Mr. Secretary, gawin mo ito! Next year, may 1 million housing units. Tama yung sinabi ng matanda. Umakyat sila dyan sa pagka-presidente, wala siyang alam. Wala nang ang alam, di pa tayo kinakausap. Uy, may ganun, oo. So finally, muli, sa Monday, may SONA. Kakausapin niya tayo. Sasagot tayo. Anong sasagutin natin, Mr. President? Teka muna, demand naman natin na magtrabaho siya. So, Mr. President, matapos ng SONA, magtrabaho ka naman. Ulit, anong sasabihin natin? Mr. President?
Magtrabaho ka naman. Magtrabaho ka naman. Kasi ang mga taong bayan na naniningil sa'yo ay maisog. Maisog! 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 We are stronger than him. Mas marami tayo. Tandaan niyo yan. Maraming maraming salamat sa inyo.